Radiant team pick. Duska. Dire team pick. A world devourer. Seconds remaining. So, welcome back sa ating game number 2. Game number 2 po ng Admiral versus Ang Gaming. It's Ancient Apparition, Sun King, Elder Titan at Outworld Devourer. Sana hindi naman ma-perform to, pero Ang Gaming naman, Tiny Witch Doctor and Tuskar. Wait lang. Okay. Let's go. Kanina rin maganda yung laban, no? Medyo intense po yung game number 1 natin against Admiral and Ang Gaming. Pero ito, for bans ng Admiral, it's Naga Siren, Nyx Assassin, Batrider, Razor, saka Tinker. Habang ito naman, Tinker. Bans Admiral ng... nga kasi, di ba? Hindi nga sila nagtitinker. Kaya, kung hindi nila gagamitin, ayaw rin nila ibigay pa. Pero dito naman sa Ang Gaming, binan out naman yung Bane, Omni-Knight, Clockwork, Void, saka Brewmaster. Tingin mo intense yung laban tulad ng game number 1. Mala intense eh. Hindi, mala intense. Kala, hindi ako nagjo-joke. Ang ano eh, ang init ng labanan ng game number 1 eh. mala intense pero ito na. Fourth pick. It's going to be the pack for the side of para sa akin, yung sa Ang Gaming kasi, lamang sila eh. Hindi lang nila alam kung paano itutuloy-tuloy yung lamang nila. Hindi sila ganun kagaling mag-def. Meron kasi mga teams na ganun eh, na magaling sila mag-aggressive, pero pag-usapang def na, hirap sila eh. Sabay nakita rin naman natin na iba yung gusto nila mangyari. Gusto kasi nila talaga na pilitin na mag-back yung Admiral. Sabay yung isang mabilis nga na call ng GG. Yun. Pero ang ano din natin, si SF lang yung may damage. Si Paul Parks lang yung may damage nung game number 1. Plus... oh, hindi talaga. Yun nga, yung clash nila dun sa baba na kahit na maganda yung naging start nila, maganda yung coil, kaso nga lang wala naman sila maibigay na damage nga. Pero mukhang dito ah, hindi na sila magkukulang. Sana na, ng damage. Wala na rin eh. Nung nakuha nung Admiral, yung mga BKB nila, wala na rin kwenta. Since fresh nga yung BKB, 10 second cooldown, wala na rin kwenta yung Requiem ng SF if lumaban pa siya doon. So, tinry naman nilang lumaban ng Ang Gaming, pero kinulang lang talaga sa damage. Pero ito, last ban. Kalaban naman po na Admiral Ang Gaming. So, ito mismo yung sila yung nagpa-tournament, yung Ang. Pero ito na, last ban, natatawa talaga ako. Intense yung laban. Tapos may inipunan tayo. De, puro farman nga lang eh. Puro farman lang. Nung nakuha yung BKB na Admiral, natapos yung laro. Ito, tingin ko rin. Ano to? Paalitan ng kills to. Prediction lang, pero last ban naman ng Ang Gaming. Hintay natin, Brewmaster. Already ban out. Ito sa Void. Fifth ban nila. May Void pa ba? Ay, wala na palang Void. Ban out yung Void, pero ban out na rin yung Terrorblade. Gyrocopter. Nah. Hindi sa akin to. Kay Just. Orbs, saan naiya pala casting mo? Oo, nasa jewelry shop din kami. Jewelry shop. Mga ano kami, Gucci gang. Gucci gang. Ano, papalag ba? Pero ito, last pick naman ng Ang Gaming. Ritay na lang po natin. Pero, sniper. Mala intense nga. Game number 2. Pero again, this is Ang Gaming. C qualifier. Hindi po to major. Hindi po siya minor. Ano lang siya? Prize pool. Malagay sa wiki. It's $10,000 prize pool for the winning team. Pero eto na. Next pick naman ng Admiral. Titignan natin kung who will be their safe lane carry. Or who will be. Ba't ka nag-moan? Hindi ako nag-moan. Power! Uy! Power! Drop naman ng pizza! Ano ako? Oo.
Pizza party na naman. Ilang pizza party na tayo. Si Raul talaga. Kuya Nick, loko ka talaga. Sino ba si Muning? Ha? Babae? Friend. Oo nga. Sino nga? Babae. Babae? Oo. Tapos? Bakit? Wala, tanong lang. Ba't mo ko tinatanong dyan? Bakit bawal mo magtanong? Hindi. Mag-cast ka, mag-cast tayo, cast tayo, balik tayo. May pizza oh, pansinin mo naman yung pizza. Hindi, pero maganda yung... Kuya Nick, salamat! Salamat! Hulaan nyo na lang po. Hulaan nyo na lang po. Kung para po kanino yun. May pizza na naman po tayo, pang ilan na to, pang 8 pizza party na. Pero, yun. Ay, yun pala eh. Kuya Nick eh. Andun pala eh. Pero, yan. Kuya Nick, shoutout kay Kuya Nick. Sana lahat. Sana all. Kaya, tinatawag ka namin kahapon, hindi mo kami pinapansin. Naglalakad kayo ni ano? Naglalakad kayo ni Ate Nick. Sa dyan sa nagpa-uwi ng ano, unit mo. Mm-mm. Pero, eto okay, na. It's okay, Dragonite. DK. DK naman, last pick. Ito ka, Admiral. So, kompleto na yung ating drafts. We would head ourselves into the game. Game number 2 ng Ang Gaming versus AGV. Ah, AGV versus Admiral. Mm. Yan na. So, yun natin. Isang isa. Ngayon ko nalagat si sinabi mo. Pero, wala intense. Naway magising tayo from game number 1. Game number 2. Wow. Gandang gupit naman yan. Ops. Ano, ito na. Start na tayo. So, nagpapalitan pa ba to? Guys? Hindi, yan na yun. Napos ba sila? Ballpark sniper. Para... Ano na naman? Nag-relabby na naman! Ayun. Na naman. Nako. Nabasag na 'yung screen, Lane. Tingin ko kasalanan mo eh. Masagang pa tayo na screen. Up. Yeah. Ayun. It was time to prepare for battle. Pero pakilala muna natin 'yung mga ating mga players. Simulan ko muna. It's Demon para sa kanyang Ancient Apparition, si Ben-Hur para sa kanyang Outworld Devourer, si Gabby on the DK, si Boombox para sa kanyang Elder Titan at si RR naman on the Sand King. So, si Eris naman sa kanyang Tuskar para sa Ang Gaming, si Bem sa kanyang Pack, si QWE sa kanyang Witch Doctor, si Paul Parks sa kanyang Sniper at Carry Only para sa kanyang Tiny. QWE iba din pangalan talaga nila, hindi rin. No idea. Oh, ang alam ko lang, yung isa dyan si Van. Yung Pack nga si Bem. Hindi, si Van, ano, si Bem yung offlane eh. Pero, hindi, siya. Alam ko yung picture niya eh. Mm. Si Van siguro yung carry. Oo. Kaya nga magulo nga eh. Kasi yung, yung picture ni Bem yung may poop na may wings eh. Siya yun eh. Double check lang. Ayan, tinan mo. Ah, yung... Diba? So yan, si Bem yan. Okay, so tatandaan ko lang sa picture. Yung poop, si Bem. Ito, game number 2 po. Best of 2 series lang tayo dito for the Ang Gaming SEA qualifier. So, again, no minor, no major, just prize pool. Pero ito, mid lane matchup natin. It's Gabby on the mid DK against the sniper, Paul Parks. Hindi ba mahirapan si DK dito rin? Mas okay yung matchup na yan kaysa dun sa Outworld Devourer. Kasi hindi naman ganun kalayo yung range ng Outworld Devourer. Pero ito, OD with Demons against the tri-lane matchup dito sa may baba. It's Eris, si Bem, at etong Tiny. Ito naman sa may top lane, Papa TV. So, tri-lane matchup din dito. Iiwanan na nila dun sa may top lane. Etong si Kuya mo RR. And nandito na sa may baba si Boombox. Pero dito sa may bot lane, tatry lane sa zone out lang nila. Etong si Toscar. Pero eto na ice shard naman. Etong
si Boombox and Boombox mabibigyan ng first blood, mapupunta sa side ng Angaming. Yung support, yung try line kasi pala dito ng Angaming, maganda ulit kagaya ng first game. Ang problema nga lang nila, hindi nila alam kung paano ipagpapatuloy sa mid game. Sana this game naman malaman na nila. Ito, mid lane naman. Balik tayo kay Gabby. Andito rin si Paul Parks. Magtutuloy-tuloy lang tayo. Medyo safe naman dito yung sniper since andun nga yung range. Pero inuna niya muna is the headshot plus the shrapnel. Top lane naman. Andyan na naman si... Nandyan nga itong si RR. At si Bem naman, tamang harasan lang yung dalawa. Si Paul Parks, napakasipag niya mag-pub game. Kang umaabot siya ng alas 6. Sino si Paul Parks? Paul Parks, oo. Oh, masipag mag-pub game. Anong oras nag-i-start? Simula sa pagkagising niya, siguro. Oo, oh, Paul Parks. May future tong bata natin. Pero dito sa may bot lane, may future din. Si Boombox na naman yung mamamatay. And nakakuha na naman sila ng kill. Another kill for the side of Angaming. So far, so good. Medyo maganda yung transition natin early game. Tsaka yung kahapon na game, na ganito yung ginawa nila na si Benhur yung nag-carry. Tapos si mid yung, tapos si Gabby yung nag-mid. Di naging ganun ka-successful. Tingnan rin natin yon para this game. So, hindi naman sila nag-detest ng lineup dito at ng laning. Yun ang hindi ko alam. Pero dito naman, bottom lane. Dito yung try lane matchup onto the Tiny and Bem. Mid lane naman. Farm tayo. Two minutes in. 0-2 ang ating score with the 1K network. Nasa side ng Angaming. Pero paano kaya nila susolusyon ito? Mamaya pagdating ng late game, kailangan muna nila i-kite out yung sniper. Saan yung sniper nga kasi? Ang kinakailangan talaga ng sniper, maging mayaman yan early pa lang. Pero kapag early pa lang, nabugbog na siya, di siya nabigyan ng magandang lane. Sobrang bilis niya naman na mapatay. Tsaka sobrang hirap niya bumawi. Pero kinagandahan rin kasi dito sa Angaming, nandyan nga kasi itong si, yan sila Bem, sila Eris, na siguro nakakalaro rin nila dati yung execution pa si RR at si Gabby. Kaya kinakikita rin natin na medyo alam rin nila yung mga dapat nila gawin. Pero ito sa bottom lane. Bottom lane, two-man barrel strike. Kukonnect sa Angaming pero dropping low. Ito si Demons and he will pop with the maledictic, pero nakakuha sila ng return kill doon. Habang eto naman, QWE, Borrow Strike, magkukunik ulit. At eto naman, si Carry Only, andun yung Avalanche, pero walang follow-up damage. Pero nakakuha ng dalawang kills doon, yung side ng Admiral Dora. Maintain naman, balik tayo sa farm. Habang eto naman si OD, lumipat na dito sa may top lane. Switching up the lanes, pumunta na dito si RR. Bumaba na sa bottom lane. Habang ito, mukhang solo XP para umabot na rin na level 6 siguro. Itong si Outward OD. Dito. Mukhang andito si Pac. Andun yung Ice Shard. Onto the OD. Pero OD, tulok-tulok. Boy-boy pa rin. Ito sa may bottom lane naman. ay. Distract. Power talaga, power. Ito, mid lane natin. Balik tayo, sniper now at level 5. Naku. Eh, ko lang nakikita ulit to. Sa Dota 1 ko lang nakikita yung tatlong puro rate ban para sa sniper. Pero dito sa may taas, nandyan yung snowball at the paralyzing cast onto the OD. At OD mamamatay pero dun sa may bottom lane. Yun nga, nabigyan naman dun yung tiny. One for one exchange pa rin yung nangyari. Magkahiwalay ha, sobrang layo. Isa sa top lane, isa naman sa bottom lane. Oh, magkabilang mundo yung nag-abigayan. Habang ito sa mid lane, Paul Parks, magtutuloy-tuloy tayo now at level 6. Pero ayan, may rotation na kagad coming from the Witch Doctor at Tuskar. Pero dito sa may taas, dual lane, nandito na yung Tiny plus the Puck. Pero tulok-tulok, kailangan na mag-ingat, kayang-kaya siya pick off. Ayan na yung rotation coming from the ayan nga, right side, dito yung Dream Coil pero merong Astral. So ayan na. Yung paralyzing cast, bouncing out habang ito boy na boy pa si Boombox. Pero
Avalanche din binigay kanina pero wala pa ring mapapatay dito pero umiikot ng mapa yung tatlong heroes dito ng Ang Gaming. Pero dito naman sa may mid lane, Shrapnel onto the DK. Headshot pero hindi kulang enough yung damage pero dito. Pero si Boombox mapapatay. Pick off siya dito. Ay, na si Demon. Demon. Habang eto naman, pack naman. Eto na yung Illusory Orb in. Pero merong shrine, yan lang. Walang Dream Coil. Nagamit niya rin kanina dun sa may top lane. Pack successfully, makakatakas lang. Eto naman, it's 3 to 6. 6 minutes in. Eto naman, better watch yourself. Or si RR, going for, may Blink Dagger na. Kompleto na yung Blink Dagger, pwede na sila makipag-initiate. Pwede na sila makipag-backbackan dito sa side ng Ang Gaming. So, eto na. Asan yung Blink Dagger niya? Nabili na. Ongoing na. Onto the Courier. Pero, tingnan natin may smoke onto the side of Admiral Dota. Ang target nila, I think, is the mid lane. Pero, mapapalayo na agad yung sniper doon. Gumamit ang shrine yun. That's it. Sabay tamang farm lang. That's it. Pero ito, ito kasi kanina, maganda naman yung lane niya. Napapatay niya nga si RR. Kaso nga lang, isa rin siya sa mga nagko-commit ng rotations. Kaya yung Blink Dagger niya, na-delay na rin. Pero dito naman sa mid lane. Borrow Strike at Epicenter. Binigay na kagad dito sa sniper. RR now on a killing spree. Habang ito naman, QWE. Pero napakagandang Blink Reveal nun. Galing kay RR. Pero ito, Dragon Form naman. Andito si Toscar. Ares, makakaligtas ba? Pero andito na yung the rest of the Admiral Dota at mapipick off naman nila. DK, mawala yung kill. Pero ito, online na online dito yung Dragon Form niya. Gagamitin niya na lang pang farm at pang push ng lane. DK, try to push out the mid lane habang dito naman, pack. Tutuloy-tuloy niya lang. 1.2k gold away para sa kanyang Blink Dagger. Nandiyan yung mga si Demon eh. Up! Hindi tumama yung Illusory Orb. Ito, mid lane. The Tri-Edef, nandun yung Astral Spirit. Pero nandiyan naman yung Fire Breath. Neto ni DK, top lane naman. Itong si Tiny, next item, wala pang naka-queue. Pero mukhang didiretso na agad dito si Boombox. At magkakakitaan pa sila. Pero may smoke. To the side of Ares, pero andito na rin yung pack. Nasaan yung Dream Coil? On to the OD. Andito si SK, pero walang Epicenter. Lalaban pa sila dyan. Yung stun. Pero Paralyzing Cast, magbabounce out. Astral pero, Imprisonment naman. O makakaligtas pa. Etong si OD, pero tulok. Matutulog ka na talaga. Pero eto naman, a pack will take out RR, pero makakabawi pa. Kagandang stomp naman yun. From the Boombox. Napigyan yung dalawa at TP out, basic na basic lang. Sabay din na nga siya mapapatay ni Ares dyan. Umabot pa yung Echo Stomp. Radiant's top tower. Ah, level 3 Echo Stomp, grab. Ha? Kaka Red Bull ko lang. Tulok naman. Natulok dun sa may top lane. And now, wala pa ba naka-queue yung item sa kanya? Wala pa naka-queue kay Ben-Hur. Panakayo kay Ben-Hur habang eto naman DK magtutuloy-tuloy lang dito sa mid lane. Oh, yung aggression kasi napunta dun sa top lane kaya naman tamang bawas lang rin sa Satori. Pero dito naman sa may gilid tutuloy-tuloy tayo, sniper and the Toscar. Andun yung Shrapnel onto the DK pero medyo out of position yung shards pero nasa mali ata dito yung Toscar. The stun will connect at mabibigyan ata dito si Ares. Maganda sana na napigilan yung Epicenter. Kaso nga lang, namatay pa rin siya doon. Pero si Demon mapapatay na naman. Naspata naman siya doon sa may puno-puno. Pero ito, Dream Call naman. Kukonek onto the DK. And then the headshot plus the burst down. Headshot. Sniper. Headshot. Assassinate. Headshot pa. Headshot pa mo. May headshot kayo siyang skill. Oo. Headshot yung skill. Assassinate. Oo. Yung passive niya. Nako. Na-headshot tayo doon. Pero tama. Nga, maganda rin naman yung assassinate doon. Saka yung Illusory Orb na tumama rin naman doon sa DK para rin ma-secure nila yung skill. Pero ito, pa Blink Dagger na rin pala siya eh. Kanina yung Blink Dagger niya 14 minutes. Pero may kasama na yung Veil. Pero ngayon,
hindi naging katulad ng first game, yung naging yun nangyari pala sa kanya. Up. Ispatan nila dito si Toscar, TP out lang itong si Tiny. Pero magtutuloy-tuloy ba ito? Admiral versus Ang Gaming po. Ito, bottom lane. Andito na QWE, andito na rin si OD. Pero makatakas ba? Ito naman, mid lane naman. DK, sundot-sundot lang. Mid lane, bottom lane, yun na pick off nila yung Tiny. Pero andito na yung TP ng Tuskar, nagtitik. Yung Maledic, pero Sun King mamamatay. On to the poison, pero nandito nakuha pa. Nakuha na siya ng Dominating Streak doon na 528 gold para dun sa Witch Doctor. Pero online na ulit yung Elder Dragon form. Gagamitin na nga, kukuhanin naman nila yung Tier 1 Tower dito sa bottom lane. Bottom lane. Magtutuloy-tuloy tayo dito. Ares and then the Witch Doctor. Pero wala pa siyang Death Ward para iba to dito sa Admiral Dota. Makakukuha na ng libre. Fortification kukumit na, pero dito naman na ipaghabulan lang dito si Boombox, pero Dream Coil kukumit at instant TP out lang. Hindi enough yung burst ni Puck para makuha niya si Elder Titan. Veil ngayon, pero ito na kuha na sila ng tower sabay. Hanap na ulit ng lane. Pwedeng-pwede ulit bumalik sa pagpa-farm. 12 minutes and 10 yung score natin. 1k gold advantage para sa Admiral. The next item, it's Maelstrom para dito sa Sniper. Ang bilis din ng farm. Pero hanggang ngayon, wala pang nakukuhang objective yung Ang Gaming. Ano ba yan? Admiral Ang? Admiral Ang, nakaka-ano yun, no? Bulol talaga. Bulol lang, bulol pa. Team Brace, represent. Ano tayo dyan? Gucci Gang. Pero dito, sa may bottom lane. Andito si Tiny. Pushing out the bottom lane, going for the next item, Shadow Blade plus yung Blink Dagger, naka-queue up na. Ito, magpo-farm-farm lang muna daw dito si Sniper, pero etong sila HTW maispatan ng Astral Spirit neto ni Elder Titan. Top lane. Tayo top lane, all group up yung apat dito, habang andito naman sa may gilid si Ancient Apparition with the Elder Titan. Ganda ng combo nila eh. Siguro lalo na kung na-open yung Void. Ban out kanina, 4th ban ata yung apat. Void. 5th ban yung Void. Pang-apat. Pero eto naman, Boombox, andito yung Silence. On to the Elder Titan at makakakuha na naman ng libreng kill. Itong Ang Gaming, pero kinumit nila, dami nilang kinumit. Earth Split plus the Assassinate, kinupit nila din sa mataas. Nakakuha na rin nila ng Killing Spree. Strict go na dapat kumuha na sila ng kanilang first objective dito. Shoutout Miss Ray ni Loilo, nanonood habang nasa work, umiinom ng milk tea. Sana lahat. Nag-i-lead niya na. Nag-i-lead niya na yung sana lahat na yan. Pero mid lane. Masarap yun sa bubble tea eh. Yung milk tea sa bubble tea. Bubble tea. Kapunta ka na doon. What? Oh? Wow. Sayang. Sayang na sayang talaga si DDZ. Pero ito sa may top lane. Dragon form onto the Tuskar and a Baro Strike coming from RR at mukhang mahuli-pating. Patay si Ares. Pasok sa Ice Blast at mamamatay. Binatuhan na ng yellow, binatuhan pa nga po eh. Matuhan mo. Lamig init kumbaga, pero dito sa may bottom lane, pupush din dito si Pak. Continuing the pressure, going for the next item, Yule Scepter, habang dito makukuha na ng Admiral Dota. Pero nandyan na si DK sa bottom lane, binigay na rin yung epicenter ni RR. Pero ito, the silence naman, Illusory Orb out plus the blink out etong si HTW. Si Bem, hindi na nga nila aabutin, pero balik pa rin sa bottom lane, Herbs. Bottom lane, may naaabutan pa. Mamamatay ba si RR? Yung Maledict Poison. Nakaano si Hood. Up na, buhay. Buhay sa buhay, naka-hood eh. Pero hindi pa tapos yung paghahanap nila dito. Andito na, nabigyan pa ulit! Nabigyan! Nang toss. Nabigyan ng toss with the time. So, 11 and 12 now. Pero 3K net worth nila rin nasa side ng Admiral Dota.
tutuloy-tuloy ata sila sa top lane. Ito, bottom lane naman. Nandito si Sniper with a completed Maelstrom going for the next item. It's the Dragon Lance. Top lane naman. Nandito na. Kinukuha na Admiral Dota yung tier 2 tower dito sa may top. Mid lane naman. Andito si DK trying to fight it out. Walang dragon form pero andito with a hasted tiny. Nasaan yung avalanche toss and then the assassinate. Makukuha na pata sila pero andito na. RR naman yung susunod. Nandun yung dream coil plus the assassinate na naman. Pero my meron vision. Detection yan. Pero ito mo ang mamamatay pa. Sand King will fall to 3 heroes. Nakuha nandito yung Admiral Dota. Pero pati si Boombox ata mabibigyan dito. Inahabol pa rin siya na ang gaming si Paul Parks killing spree na. Pero ito apat yung nakuha nila dito sa side na Admiral Dota at walang bawi kagad dito sila Demons and the rest. Pero pinagkaiba kasi nila yung Admiral marunong kumuha ng objective. Sila, masyado sila nagpo-focus sa mga kills. So, BKB ulit. Ito yung sinasabi mong kadalasang ginagawa ng Admiral Dota. Unahin mo nila yung BKB bago sila lumaban na lumaban. Mm. Bottom lane naman. Farm lang. On to the DK. Bakit? Wala. Minsan kasi nakakatawa na lang. Ay, ay, ay. Wala eh. Wala ay. Sa... Hindi kasi ako patuloy eh. Pero ito. Andito na, may smoke naman coming from the side of Admiral Dota. Andun yung Ice, nasundun yung Ice Blast Plus! Nahuli pa sa likod pero nandun yung Pankite. Dream Coil on to 3. The defensive Astral kulang Spirit na, nandun pero walang damage. Nasaan yung inahanap natin damage? Double sniper. Kill for the Sniper. Triple kill naman ang makukuha agad dito ng Sniper. Pero eto, Ultra Kill! Rampage. Bitin na bitin sa damage yung Admiral. Sabay si Paul Parks pa, ang ganda nung free hit niya. Pero dito sa may gilid, makakakuha pa. DK naman, TP out lang. Diyos ko, Eric. Ay. Ang daldal din na ito eh, no? Daldal din ni Eric eh, no? Ang sus. Daldal Eric. Diyos ko, Lord. Wala kang alam dyan. Pero eto, mid lane. Wala titigil. Diyos ko, Lord. Diyos ko. Pero eto, balik tayo sa farming. Nandito tayo sa mid lane at makukuhanan na. Nakuha na kagad dito na... Top lane. Ang gaming. Pero dito naman sa may top lane. Andito na si Tiny. Oh. Dream Coil na naman. On to the DK. Plus the snowball. At mamamatay yata dito. DK will fall at Dragon Form hindi din available. Pero BKB na lang ang kulang dito ng Admiral para pumalag. Tsaka hirap na hirap kaya sila makalapit dun sa Sniper kahit na meron sila mga Blink Dagger. Pero dito sa may bottom lane, si SK going for the next item, Pipe of Insight. Means meron nga Maledict Take, nandun yung burst damage na itong Ang Gaming. Next item pickup na para sa Sand King. Pero grabe yung Sniper. Tatlong Bracer lang yung gamit. Plus Maelstrom at Dragon Lance din. Ano? Ha? Tatlong Bracer sa Sniper. Anong Bracer? Bracer. Rate ban. Rate ban para sa Sniper. Pero ito, grouping up lang dito. Itong Admiral Dota. 20 minutes in. 12-21 yung score natin. 1K gold advantage para sa Ang Gaming. Pero ito na, dagger pick up naman para dito kay Benhur. On the OD. So, dito naman sa may gilid. Pushing in lang itong si Puck. Now, naka-ready na yung Veil of Discord plus itong Blink Dagger. Pero yung nagkakaabangan ata yung dalawa dito. Nandyan si RR sa bottom lane na. Pero on the way na dyan lahat ng heroes ng Ang Gaming. So, ito naman sa may gilid. Nandyan si Kuya nyo Puck. May ispatan lang ata dito si Sand King. Pero RR, TP out na lang on the bottom lane.
Top lane naman, magtutuloy-tuloy tayo. DK Dragon Form kinumit, going for the next item, BKB. Oh, kulang na nga lang sa dyan ng 300 gold. Pero wala silang pang kite out dun sa sniper kanina. Yun yung sinasabi ko. Saan nga nila basta-basta malapitan eh. Pero dito. Kailangan muna ganyan pa nga lang yung item niyan. Kailangan nilang may parating na item. Tinama ko ng parating na item. So, ayan. Natin next item. FS pa. Pike na yung sniper. Ito naman, Apa Blast sa may bottom lane. Pero Hurricane Pike nga for the sniper. So, kailangan muna nila either pwedeng i-go ng Sand King sa may backlines bago ma-pick off yung sniper. Pero free hit. Free hit na free hit yung sniper. Pero at ito, merong... Ay, hindi. Na-clear lang na creep wave. Main lane naman, babalik-balik tayo dito naman sa may bottom lane. Magpa-farm lang din. BKB, meron na yung DK. Build na yung BKB. Going for the next item, Assault Kiras. Parang ito na naman yung parang ito yung kanina. Parang, pag nagka-BKB yung OD. Pag nagka-BKB yung OD, magkakaroon ng laban. Hihintay natin. BKB na OD. Wala pa BKB. Wala pa dagger yung kukunin na ito ni ano, ni Benhur. Let's go. Ito, Rod of Athos naman for the Elder Titan. At ito naman sa may gilid. Ayun, pagkatapos ng lahat, wala nang laman. Wala nang laman. Hindi man lang nakasali sa chika. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Pero ito, may smoke dito sa may gilid. At ito naman, mukhang may spot. Ano yung tiny dito? Pero tignan natin sino i-go nila. Ang Witch Doctor naman, Blink Dagger on to the Witch Doctor. At mamamatay dito. UWE, pero meron, Dust! May detection. Pero dito naman sa may gilid, TP out na lang, etong si Ares. Abang dito naman sa may mid lane, andito na si Tiny with a Blink Dagger, pero andito na si Ben-Hur with the... Ayun na. Tignan mo naman yung right click na binibigay ni Paul Parks. Pero ang ganda ng pwesto ng sniper, nasa may backline stand. Layo na rin ng range niya eh. Pero dito naman makakawala, pero kailangan i-kite out. Habang ito naman, Admiral Dota, didiretso na dito sa Rosh Pit for the Roshan at 23 minutes in. Bakit kaya tumatawa si Alor? Ako ba, ba't tumatawa? Tingin mo. Ba't ka tumatawa sa Alo? Diyos ko, ewan ko sa inyo. Diyos ko kayo. No? Ay? Oh? Oh? Pizza? Yung pizza muna! Labas mo muna yung pizza! Pero dito sa may mid lane, nandito na yung Tiny Abatos on to the Elder Titan, pero hindi pero makunat ko na yan. Hindi niya kayang combo ng isang combohan lang. Pero dito naman sa may gilid, sniper. Sniper. Apuesto lang, farming out for the next item. Wala pa naka-Q, pero now with the Hurricane Pike at Maelstrom, pero nandito. Go-go ba nila? Half-Life, iniwan na yung Roshan, pero nakabang lang dito yung the rest of Ang Gaming dito sa may gilid. Mukhang sila pa nga ata yung makakakuha dito ng Roshan, yung DK nandun sa baba. Nako, libreng Roshan para sa Ang Gaming. Habang ito naman, SK nandito na sa Rosh Pit, nakabang na ready na rin yung Epicenter. Pero ito, tignan natin kung i-go ba to ng Admiral Dota. Pero dito naman sa may gilid, kumakite out lang Ben-Hur na out of position ang kuya mo. Silence up, Barrow Strike on to 2, and then you assassinate. Hindi ako. Kaso nga lang, umabot naman, kaso nga lang, hindi sapat yung naibigay na damage, pero si RR Brabapanata na dito. Yung sniper, free hit lang sa may backlines. Monster kill for the sniper on to the backlines. Pero DK, death ward, nilapag na pero yung sniper, nasa dulo lang. Balik lang, oh. With a right click. Ayun, pero makakukuha niya doon si Witch Doctor. It's a 2-for-2 exchange. Pero nag-iingat sila dito, pero yung Tiny nandyan na rin ha. Agawan sa Roshan yung gusto ng dalawang teams. Pero ito, Rosh Pit. Battle na naman. Pero andito na si Toscar with the sniper. Pero alis muna daw, sabi ng Admiral Dota. BKB na lang talaga, Ben-Hur. BKB. Oo, oh, sabi sa'yo. BKB na lang. Antay ka lang ng BKB. BKB bago sila maglaban ulit. Diyos ko. Pero 25 minutes and 15-23 yung score natin. Less than 1k gold advantage para pero, dito sa Ang Gaming. Pero dito naman sa may gilid. Dito naman sa may gilid. DK. Pwede next item, Assault Kiras. Pero ito.
naman sa Gilets na mag-ano, magsagot niya sa BKB nung Admiral Dota going for the... Ganun pa rin ba yung Aghanim's na pa? Ganun pa. Tumatagos. Aghanim's Scepter para dito sa pack. Plus Shadow Blade na naman. Kung kanina wala pang Shadow Blade yung Sniper, hindi nila ma-pick off. Paano pa kaya? Ngayong may Shadow Blade na. So... Ito naman, Tiny. Shadow Blade na rin. BKB next item. At nagkakakuha na pero Shadow Blade. Wala, pinaltan. Pinaltan ni Benhur. Walang BKB. Going for the Shadow Blade. Pero andito na si Tiny. On to the OD. May kinasahan. Assassinate. Sino yun? Mid lane. Nandito sa taas. Ito, TP out na lang daw dito si Benhur. At balik ulit tayo sa Farm Rain. Sabi sa'yo, intense yung game number 2 eh. Sabi sa'yo, wala intense eh. Game number 2. This is the Ang Gaming. Again, yung mga bagong dating dyan. Ang Gaming SEA Qualifiers. Andito na po. Ang Tournament SEA Qualifiers. Ang Gaming pala. Ito pala si Ang Gaming. Lori Lane Herbs. Naku. Pero dito naman. So may gilid-gilid. May kaya nakasmoke na nga sila dito. Pag nahanap. Naku, may sniper. Kita dyan. Naku, Sniper. Barrow Strike naman. On to the Sniper. Nahuli na nila yung problema kanina. Pero eto, mamamatay dito si Sniper. Binigay na. Mapapatay pa. Backlines naman. Andito pa. Sun King. Epicenter. Nandyan. The Barrow Strike. On to the Tuskar. With a defensive snowball. Pero mukhang mahuhuli pa siya dito. Kalungkutan. Three heroes will fall para pero, dito sa side ng Ang Gaming. Yung Outward Devourer, tinago na muna yung sarili niya. Naka-spirit vessel siya kanina. Pero alam nila kung sinong unay nila kanina. Hindi sila makalapit dun sa sniper. Kaya pinick off na lang nila. Pero so, ito, kukuhanin na nila yung Roshan. Alam nila walang sniper, walang pack. Nakita nila kakabili lang ng Aghanim Scepter. Wala rin Coast Guard. Pero dito, balik tayo sa Rosh Pit. At eto mo, makakakuha na tayo ng Roshan advantage para sa side ng Admiral Dota. Pero BKB, wala pa rin. Shadow Blade ni Benhur, hindi pa rin natin nakikita. Yung BKB ni Benhur, hindi pa rin natin. Pero mukhang magta-transition siya into a Sight of Vice. Aegis, mapupunta kay OT. So, dito. Pero ito, Assault Keras naman para dito sa... DK. Pero ito, bottom lane naman. Tayo sa farm. Farm muna ulit tayo. Farm muna tayo sa amin ng Ang Gaming at Admiral Dota. Pero ito naman, Tiny. Next item, Assault Keras. Now sitting at 3.9k gold. Pizza na may pinya, kumakain ako. Ano? Pizza na may pinya. Ilang game to? Ano lang to? Best of two. Kanina nanalo na yung Admiral. Pero intense talaga yung game number one. Yun yung ano doon, highlight. Din talaga minsan eh, no? Pero eto, makukuha na. Hindi pa niya kinuha. Pero iba yung tinalunan. Iba ang gusto. Vision on to the Witch Doctor. Barrow Strike naman, kukunik. On to the Witch Doctor at mamamatay. Pero eto naman. Agent Courier, mamamatay. Dito sa gilid. Papalagan ng DK at Tuskar. Pero eto na nga. Mahuhuli pa yung Tuskar. Mamamatay with the DK BKB. Nananak po na si Paul Parks. Alam niya na siya yung gustong kuhanin dito ng Outworld Devourer. Pero eto naman. Tiny. The stun. Dragon Tail. Magkoconnect nandun yung lockdown. Pero Earth Splitter. Tatama sa Tiny. Latos, hindi enough pero Tiny will fall, double kill para sa DK and 3 heroes, mapipitas kaagad dito ng Admiral. Kayang-kaya na kasi nila talunan ngayon yung Sniper, di katulad kanina, makukuha pa nila yung tier 2 tower sa gitna, pwede pa sila humay ground dito. Pero ito sa may mid lane, tutuloy-tuloy yata dito yung Admiral Dota, tingnan natin kung kaya bang kaya pa bang harangan, ano yun? Ko. Shoutout po kay ECPZ na wala ngayon sa Pilipinas at sobrang layo po sa amin. Layo po. Si Ishi nasa magkabilang mundo po. Kinuha na po ni Lord. Nasa kabilang. Hoy! Iba yung sinasabi mo! Iba po. Nasa kabilang upuan. Pinoy po ba tong kalaban ng Admiral? Yes po. Dito. Best rain pag...
No problem. Ito. Yun na lang. No pizza, problem. No problem. Alam ano daw? Miss Rain, uuwi ako pizza party dyan. No problem. Pagkain yun eh. 30 minutes in, 21-23 yung score natin. 4K gold advantage. Para ngayon sa Admiral at pinupush out na nila lahat ng lanes nila dito. Shoutouts pala kay Janus Faye yan. Taga mga ano yan, viewers yung yan. Yung DK, si Gabby, yung Outworld Devourer, si Benio. Yay! Naka-play naman. Nandyan yung Barrow Strike. On to RR. Pero eto RR. RR, may vision ba? Ano? At makakukuha nila basic kill lang. Basic na basic lang. Mag-isa para lang rin kasi siya doon. Pero eto namang bottom lane. Kinukuha naman nila yung tier 2 tower sabay nag-TP yung Tuskar. Kaso nga lang isang mabilis na talon. Galing kay Gabby, meron pang snowball. Snowball para patagalin. Pero eto na, mamamatay si Aries on to the backlines. Nahuli din nila. Etong si Sniper, wala nang damage. Wala rin buyback yan. Wala nga rin damage na pwede ibigay dito. Susunod ba yung pack? Pack on to the sidelines. DK naman. Blink out. Napag-blink out pa yung pack. Makakatakas habang ito naman Ben Hur tinatry habulin pero mag- pero may kasama na silang creeps dito eh. Kahit mag-creep skip yung pack, wala na siyang magagawa. So, ito, high ground sa daw. Yung Elder Dragon form. Oh, dito sa gilid. Tutuloy-tuloy nila. Mukhang easy tower take to. BKB naman on the tiny pero wala silang damage na pwedeng iba to. Although may death ward pero buyback naman onto the Tuskar at maglalayo-layo na ata. Pero yung pack pala, hindi pala maglalayo-layo. Kukuhanin lang nila yung pack na wala ring buyback ngayon pero magtitipi sila dun sa gitna. Oh, ito. So may gilid. Alis muna daw, sabi dito ng Admiral. Admiral Dota. At back to farming muna daw. Tatapusin namin to pag may BKB na kami lahat. Sabi nila, ano, Demons. May pa-meme hammer pa nga si Boombox eh. Demons. Demons. Uy. Kuha naman kayo. BKB lahat. Pero, Jeff. Pero Daedalus ha, buo na dun sa Dragonite. Ang sakit na ng damage so, na pwede niya maibigay so dito. So, sabi dito ni, ano, ni Boombox, kompletuhin muna daw niya bago nila tapusin. Kung kanina, just... Pero nasa kanila lang rin naman yung lamang eh. Pwede nga sila kumuha ng shrines ngayon eh. Pero mas maganda kasi na intayin muna nila mag-cooldown yung Elder Dragon form sa kanyang Earth Splitter ng Elder Titan. Pero maganda siguro kung magdi-divine silang lima. Para singarado malalo. Pero pero yung sniper kanina nung nawala na, nahirapan na. Hindi kasi ano nga, kaya-kaya na nga siya talunan ng Outworld Devourer ngayon. Tsaka yung initiation galing din doon sa Sand King, pwedeng-pwede na yung Dragonite, pwede naman talunan siya mag-dragon kay lang. Pwedeng-pwede na agad makasecure ng kill. So, eto. Tsaka hindi na ganun kalawak yung naibibigay sa kanya na support ha, ng mga supports niya. Kasi pag na, ang ginagawa rin nila, kung hindi nila kaya unahin si Paul Parks, yung mga kasama na lang nila, yung pack, di na rin ganun nakakapag-collect. After pero, nung Aghanims niya, wala na siyang naging kasunod na item. Pero eto, kung kanina una niyang item na nakakiyo sa kanya, after item nung dagger, rekta BKB, pero pinaltan niya kagad into a Shadow Blade. After mag-Shadow Blade, tuloy-tuloy na, nag-transition siya into a Hurricane Pike. Pero ngayon, next pa-hex item. Na, ay, pa-hex na pala eh. Ba't hindi na siya kumuha ng BKB? Eh, makikipagsuntukan gusto niya eh. Gustuntukan na. Ang sasalo na ng damage yung DK na. Mm. DK and then... Hindi, ano, marami rin ng mga simpa Miguel tsaka pambosset dito sa Admiral. Tsaka meron naman silang pipe. Meron rin silang Crimson Guard. Pero ito, check natin. Bottom lane. Bottom lane. Didiretso yun na ba ng Admiral? Uy, shoutout pala kay Sam H. Ano? Yan. Sabi ni Kuya Nick eh, siya yan. Paper Chicken 911. Uy, Paper Chicken? Paper Chicken, Sam H. Ang alam ko. Sinabi ka po niya ni Kuya Nick eh. Shoutouts pala. Ayan. Shoutouts pala. Uy, Sam H. In-interview ko na. Ay, si Sam H. Oo nga, si Sam. Ay, hindi. Si Teams pala. Kulang naming interview noon kay Sam H. So, eto. Shoutouts pala. Paper Chicken. Ito makukuha outer shrines ng Ang Gaming. Pero ito bottom lane magtutuloy-tuloy. Next item nito ni DK, mukhang Heart of Taras na. Rekta Heart of Taras. Taring Giver na. Pero ito. Dyan tayo sa gilid. At Sight of Vice. Ang sakit na ng control na pwedeng ibigay dito ng Outworld Devourer. Sight of Vice na. Pero target niyan most likely yung Sniper. Mm. Para mawalan ng damage. Pero tingnan niya natin buyback. Buyback status for the Sniper. Available na available. Pero dito.
natin. So, ito. Tayo sa bottom lane. BKB. Ayan, mag-BKB na. Demons, pabikibihin mo na yung, sabihin mo yung Ben-Hur, benta na yung site of Vice, bumili na ng PK. 36 minutes in, 24-24 yung score natin, 10k gold advantage para sa Admiral. Pero ito ang sinasabi ko, di kasi nga nila kayang i-pull off. Kung ano man yung naging lamang nila, hindi nila kayang basta-basta lang kumuha ng mga objectives, di sila nagtutuloy-tuloy, lagi na pipigilan. Next item naman. Kay Sand King will be the Vladimir's offering habang ito naman si Boombox. Eh, papunta na sa kanyang Meteor Hammer. Buyback, paangat sila kanina. Paangat sila. Ayan, why? Okay. Hindi, naka-ay ako kanina, naka-ay. Ay, sorry. Chinek ko lang. Pero ito naman, on to the pack. Yung pack, mamamatay. Diyos ko. Sabay pati, ay hindi, sa kalaban nyo namatay, napatay si Boombox, pero ito, gino pa rin ni RR dito. Abang ito naman, Shadow Blade para sa Tiny, pero babalik muna dito. Wala yung angin. Eh. Pero hirap nila. Ito na, Sand King, will miss out. Nakapag-dugout pa, pero si Aeris nga lang. Op. TP out. TP out lang. Swerte naman nun. To mid lane. On the way na yung DK with the Dragon Form plus the Heart of Taras plus meron pang Daedalus. Ito. Tutuloy-tuloy na. And then ward plus may sentry doon eh. Sentry ward onto the sidelines. Pero ito na yung DK. Umaangat na sa high grounds ng Ang Gaming. At makakukuhanan sila dito. Pero Tiny with the BKB plus Blink Dagger. Andun na rin yung sakit ng Spirit Vessel, Spirit Vessel onto the DK. Ang laki kasi ng buhay niya. Ito, Tiny. Akit baba lang daw. Onto the mid lane. Sniper naman dito sa may backlines. Pero ito, pinasok na ng DK with the BKB. Mapupunit dito yung Tuskar. Death Ward naman onto the DK. Pero the two-man stun plus the Sanity's Eclipse. Mawawala yung two heroes nila. Isang hit na lang yung sniper. Mapapatay pa. Pero eto namang si Ben-Hur na sa loob. Pero to Ben-Hur na toss in, pero grabe naman yung space na binibigay niya dito. Nabasag na ni Gabi yung Medrax, pero ito yung ito na yung DK, mapupunit din. Tulok with a double kill. May lockdown pang binibigay dito yung Elderly Titan. Meron siyang Rod of Athos. Ito, four stop out lang. Tulok. At mukhang magtutuloy-tuloy na ba. Pero sabi nila, Roshan muna daw. Maski. Roshan ba o top lane? Anong sagot dito ng Admiral Dota at dediretso na sa top lane? Nila. Pwede naman kasi nila kuhanin dito. Nag-buyback rin yung mga heroes dito. Borrow strike. Uy! On the back. Plastics! Wala nang makakawala. Mamamatay. Uy, napag-face shift pa. Napag-face shift. Pero Earth Splitter will pero collect sa may backlines. Mamamatay yung sniper. Buyback on the back. At eto na, multiple buybacks. Iko-commit na kaagad dito ng Ang Gaming. So, 39 minutes in. Pero wala na sila dito, mga ultimate, kaya pero hindi na sila kakalma eh. Fake back lang, fake back lang. Nahuli pa, sniper naman, nasa high grounds, pero back muna daw. Sabi na, Admiral Dota. Pero dito naman sa may gilid. Op, sniper, wala na mga buyback yan. Eto, tulok. Ito lang sa may gilid, pero mid lane yung target nila. On to the pack. Back will fall beyond godlike for the DK. Lumalaban si Tiny, pero Tiny at Aeris mamamatay dito sa may mid lane. Wala silang sagot sa kunat ng Dragonite. Wala naman silang Silver Edge. Wala rin naman silang Nullifier. Para kung sakali dun sa BKB rin. Ito. Pero ito, uy, may namatay pa. Pero ito, DK, magpupush in lang sa mid lane. Pa tayo mamag-tore. Witch Doctor naman, mabibigyan pa ni Ben-Hur. At eto na yung the rest of Admiral. And GG will be called. Wala na sila, wala nang buyback rin yung pack. Sniper naman, GG will be called. Ganun din yung nangyari nung game number 1. Nanalo sila sa lane. Maganda yung lane lagi na pinapakita ng Ang Gaming na... Ha? Bakit? Bakit? Ba't ako? Diyos ko! Diyos ko! Okay.
Oh, yan. Sige. Sige, Rain. Maganda yung pinapakita, maganda yung pinakita ng Admiral Troy na ang gaming noong early game. Kaso nga lang, hindi lang nila na-transition hanggang dun sa late game. At nakakuha na rin naman ng Admiral yung mga pick na items nila. Tsaka yung 28 minutes na, yung Roshan, nung 28 minutes, dun nagsimula yung turnaround na naibigay nila. Dun sila nagtuloy-tuloy. Nakakuha rin nila yung mga tier 3. Nakakuha rin nila yung mga barracks. Kanatamo. Pero sayang rin naman yung nangyari din sa Ungaming kasi tuwing naka-free hit din naman si Paul Parks, maganda yung nangyari sa mga clash nila. Kaso nga lang, nung nagkaroon na rin naman ng items, etong si Tulok, si Ben Hur. Si Ben Hur. Na ayan nga, tinatalonan nga lang siya. Puro nga mga naka-blink dagger. Sabay, meron pa silang hold dito. Tatalonan siya. Yung tatlo, merong blink dagger. Sabay merong Rod of Ato, sabay meron namang Pipe, Crimson Guard para naman sa sustain, sabay meron din namang Hex para ma-secure din naman agad silang kill. At kung hindi pa sapat yung mga naibigay nilang mga skills doon, meron pa nga sila dito na yung Dragon Tail, galing din sa Dragonite. Kung hindi in-adjust ni Ben-Hur yung gamit, siguro napabaliktad pa yung istorya since ang isusunod niya nga dapat doon before is BKB. Hindi, kung BKB rin naman siya, pwede pa rin naman eh kasi... Kaso nga lang inisip niya, right clicker yung sniper. So kung mag-BKB ka lang din, hindi yung pagbabariling ka lang sa ulo. Diretso shadow blade na lang plus yung Hex at Hurricane Park. So yun na nga po, game number 2. Natapos na po, 2 games napunta sa Admiral. So shoutout sa inyo lahat dyan, mga nanonood. Hello Ate Rin, pabati naman sa pinsan ko na si Ira Tengkon na sobrang kahawig mo. Salamat po, sabi ni Zalgrin. Oh, yung mga masisipag na moderator. Oh, lahat to! Oh, shoutouts pala kay Muning dyan. Maganda. Pero alam mo, may natandaan ako eh. Hindi ko lang sinasabi kasi ayaw maging pakilamera. Pero kasi nung hiniram ko yung charger mo, may nakita akong heart-heart dun kasi tinignan ko yung phone. Oy! Tinignan ko yung phone. Ay! Hindi, tinignan ko yung phone mo. Kasi... Out na tayo! Oy! Cut, guys! Ay, grabe. Mamaya, magbabalik kami. 1 AM, OG versus Kingdra para sa... Lower bracket ba? Oh. Finals ng Epicenter EO. Kuya Nick magkakas, so babalik po kami. Cut. 后悔当时没有好好的享受. The strongest players doesn't win.